Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, "Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan umawit ka, lupa ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan, ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak, hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Salmo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao.
huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga kapanalig. Naririto na naman po tayo sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. Ngayon po ay Miyerkules sa 4th na linggo ng Kwaresma. Ako, ang lapit-lapit na po natin, lumalapit na tayo sa ating pinaghahandaan, the Feast Solemnity of Easter. Ang magandang verse po sa mabuting balita ngayon ay ito, hindi sariling kalooban ang hinahanap ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Kalooban na nagsugo sa akin. Kung ito po ay laging nasa isip natin at hindi natin nakakalimutan, lahat ng magagawa po natin at gagawin natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito pong ipinakita ni Jesus. Kahit na ho siya tinuligsa, kahit na ho siya pinahirapan, kahit na marami ang nagsasabi na siya ay karpintero lamang at iba't iba pa, pinagbintangan kung ano-ano. Dahil kanyang sinunod ang kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Lakas upang ialay niya ang buhay, pagsapit ng paghihirap, kamatayan at pagkabuhay niya muli. Lahat na ito ay pagsunod sa kalooban na nagsugo sa kanya. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon. Nang tayo'y bininyagan, binigyan din tayo po ng misyon. Sinusugo din tayo. Sinasabi rin po, nang tayo'y bininyagan at ating nire-renew ito every Easter Sunday, na mayroon pala tayong misyon, na mayroong nagsugo sa atin, na ang mabuting balita ay ating ipahayag sa buong mundo o sa ating tahanan, sa ating kumpanyang pinagtatrabahuhan, sa ating barangay. Ito po ang sugo sa atin. Gaya ni Jesus, kung sundin natin din ang kalooban ng Diyos para sa atin, iyan ay nagiging bahagi na rin tayo ng pagsugo ni Jesus, kay Jesus ng Ama. Maganda sana po ang ating lipunan. Napakaganda po ang bayang Pilipinas. Pero nakakalimutan po natin na sundin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano po ito? Napagandahin sana ang ating bansa na tayo ay matulungin sa isa't isa. Na tayo ay hindi mawawala ng pag-asa sa kabila ng lahat ng mga calamities, mga climate changes. Kung aalagaan din po sana natin ang ating environment, di wala sanang gaanong problema. Kung hindi tayo nagtatapo ng basura sa mga ilog, kung ating inaalaga ang mabuti kung saan tayo nakatira. Ito po ang sugo ng Diyos para sa atin. Sabi nga diyan, hindi sariling kalooban
ang hinahanap ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ask yourself, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat? Hindi ba pagandahin ang pamumuhay ng isang tao? Kasama na tayo doon. Yung tinatawag na full human development, integral development. Okay? Na tayong lahat ay sana maging masagana sa buhay natin, na ang pananampalataya natin ay hindi yung pananampalataya na pagtataksil, na ang pananampalataya natin ay para pala sa kabutihan ng iba. Nanais natin ang kapayapaan dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang shalom, peace, di ba? Every time tayo nagsisimba, pagdating bago magkomunyon, sinasabi, give each other the sign of peace. Kapayapaan. Ayan ang hangad ng bawat isa. Hangad ng taga-Luzon, taga-Bisayas, taga-Mindanao. Hindi po gera, hindi po away. Kapayapaan. Ito ang dapat sana nating ginagampanan araw-araw. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas kung hindi nagsisimula sa ating tahanan mismo. So, ikaw, kapanalig, ako, magsisimula sa ating tahanan. Sa ating mga tahanan na ito ay maging daan upang ito ay maging malaganap. Magsisimula sa isang pamilya. At ito'y magiging extended family till finally, sana, sa buong bansa. Kapayapaan ang nais ng Diyos. Ito, tayo sinusugo na ibalita, ibigay ang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Saw when he closed his eyes for the last time.